Ito, mapapatag muna natin. Oo, tapos, itong kasunod nito, may binili akong 10 palaya na... Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer natin sa Lichunan. Tayan, mayroon tayong emergency, dapat wala ngayon. So yun, napatawag ako ng ano kay Daniel. Buti na lang, 40 kilos, meron siyang naibigay. Gabi na po dumating, mga 9 o'clock na something. So, ayan, buti na lang. Kasi meron naman tayong tropa sana dito. Sakto kaalis lang. Kahapon, isa sa palengke. Pag alis niya, saka naman tumawag si Bebe. May 40 kilos pa. Sabi ko, Bebe, wala. Kasi naanditong mga baboy. Ay kay ka-farmer Anthony nasa D30 lahat. Tapos sa alam ko walang order kakabo kasi may emergency daw, nagbigay na ng down. So ayan, okay naman. Iraos naman po mga ka-farmer. Tapos sayang kahapon pala. Ayan, bigyan ko po kayo ng idea ano sa mga future. Ito sa mga future po na mag sa mga future na mag-o-order ng lechon. Ayan. Na baka po isipin po ninyo ay let's say payat yung binibigay namin na baboy o dinadaya kayo. Pagka nag-chop po kayo, normal po na minsan o madalas nangyayari, lalo na kung ang baboy po ay let's say yung balat talagang nabuo, no, malutong. Ang tendency po niyan, hihiwalay po yung ilalim na laman. Kasi nga, syempre, medyo nagsishrink ng kaunti dahil 3 oras, 4 oras umiikot. So, pag hiwa ninyo, pag tiningnan ninyo, akala nyo, oy, ang payat naman, walang laman sa loob. Eh, normal po yung kasi iniihaw po natin yung baboy. Kasi meron po kaming complaint kahapon na sinend pa ng picture, sabi ko, naku po, normal na yan. Normal po na medyo maghihiwalay. Lalo na pag native na baboy at medyo matagal. Ilang oras nyo linuto yung kahapon? Kay ka-farmer Anthony yun eh. Oo. Oh. Oo, oh, kaya pala. Medyo, pero okay lang. Kasi normal yan eh. Sabi ko nga, iniihaw yan. Ngayon, kung ayaw nyo pong maghiwalay, pasigang ninyo. Para mas maganda. Yun talaga, nakadikit ang balat. Medyo ano po kasi, complain. Kaya lang, sabi ko nga, actually taga dito po yun at bigay ko po ng lugi pa ako, honestly lugi pa ako ng kaunti, siguro mga nasa 200 siguro ang lugi ko pa doon ano, dahil pinatungkulong po sa presyo ng bili ko ng baboy is 1k ngayon hindi mo na mairaraos yung 1k dahil 600 sa kanila plus yung uling Ricardo, hindi talaga aabot yung 400 na yun na matitira, no? Kita nyo naman po yung binabayaran natin sa palengke kung magkano ang Ricardo. Isili pa lang, nasa 300 plus na yung kilo, yung onion leeks magkano, nasa almost 250 ata. So, yung uling pa, no, kalahating sako, 200 na kaagad yon. So, medyo ano talaga. Sabi ko nga, okay lang kasi, yan, kaya lang, medyo nasyak yata sila. Nakita nila na bakit ganun, ang payat daw. Normal po yon. Sa mga mag-o-order din po, huwag po kayong magtaka kung yung balat po ay... nakahiwalay na doon sa pinakalaman niya minsan. Dahil, syempre, iniihaw yan eh. Nakita nyo naman po yung kada ikot, ilan ang tumutulong liquid, ano? So, medyo nagsishrink talaga. At yung 30 kilos po, pagka naluto, nasa mga 15 kilos na lang po yan. Normal. 15, 16, pag maswerte. Depende na po sa tagal sa apoy, ano? Mentas tumatagal, gumagaan. So, ayun lang po. Nililinaw ko lang. At, sana wag na maulit. Ayan. Yun nga. Talaga pong ano. Yun, lalo na yung mga native na baboy ko niyan. Napabuo nyo yung laman. Talagang kita nyo yan. Buong-buo. Ano? Normal po yan. Napagka chop nga ninyo. Lalong-lalo na yung bandang puwitan. Talaga pong medyo humihiwalay ng kaunti. Ayun lang. At least naliliwanagan. Kasi hindi naman po tayo dadaya. Minsan nga sobra-sobra sa timba ang binibigay natin. Lalo na ngayon medyo nakakakuha ng murang baboy. Lalo na pag medyo malalaki. Ano? So, ayun. Pero syempre yung kay ka-farmer Anthony, hindi ko naman po mabarat dahil
kita nyo naman po yung quality talaga. So ngayon, at medyo umaraw ah, mainit ka, may maulan, maulan, makulimlim po kahapon. Tapos nung umaga kanina, ayan oh, ngayon sumikat na po yung araw. Sana tuloy-tuloy na, no? Medyo palit. O oh, sige. Ano ah, may bibili na naman? Hindi ba? Iige. Ay, iige ba yan? So, ayan po. Meron tayong lechon. Ayan. Kanino kaya ipapadeliver? Baka kay Rizal daw ibibigay. Kasi baka magbigay, magbibigay daw po ng kaunting pakonsuelo sa delivery. Taga dito lang naman. Ha, mukhang viewer to. Kaya, ayun. Sana swertehin, ano. Yeah. Ganda naman yung baboy nyo ka-farmer. Yeah. Sulit na sulit yan. Tayo ay iikot. May sinyos maanchan ko ha. Napakain ako ng pare sa palengke. Kakarating ko lang. Galing po ako ng... Hindi pala, palengke. Eh, nag-withdraw tayo. Naubusan ako ng cash. Eh, sakto may dumating din pong baboy ngayon. Yan, akyat tayo. At tayo na, i-deliver na po ni Rizal. At makatanggap pa siya ng grasya ang farmer. Siyempre naman. Ayan. Tapos ayan, shoutout po uli pala pag nakikita ko ito. Tito Rick Galang and Rika. Ayan. At ganun din po kay Ate Marites. Siyempre pinapatagtad na ni Kongkong na. Ayan o. Napatag na po ni Kongkong dahil sabi ko nga taniman na lang namin to ng gulay. Napakahaba pang taniman ng gulay yan, di ba? At least meron tayong may bibigay sa kanyang task. Pero yan, patag-patagin muna. Then baka makabili na ako ng mga kamatis. Mini garden, lagay natin dito. Vegetable garden kasi doon, papaya. Makabili din po ako ng papaya. Total, medyo hindi na siya kailangan doon sa ano, no? Gawin ko na lang po munang maggugulay. Oh, ayun. Bibili ako ng ano dito sa bilihan ko ng mga seedlings, ano? Singit tayo ng papaya, ay ilang piraso. Tapos ito, kung anong mabibili natin doon, talong. Baka pasingitan din natin ng siling panigang, ano, kasi minsan ano din eh, siling panigang. Hindi pala talong, kamatis. Kamatis, siling panigang, mahal ng kamatis ngayon. Tapos okra. Okra malamang buto, wala tayong mabibiling binhi kasi mabilis lang naman 'yun eh. Pero kung may meron tayong meron doon, bilhin natin. 2 piso lang naman ang isa. At least di tayo maghihintay. Ito papatagin lang. Ayan po mga ka-farmer. At ayan, thankful tayo at ako'y masaya dahil natapos na ang aming pagdurusa sa tubig. Okay na po. At maganda naman yung kanilang trabaho, no? Ako naman ay nasiya. So ayun. Pero tayo ay pa. Who is this ha? Si Rizal. Pinaliguan yung motor dahil napalaban daw siya sa putikan. Pinadeliver po doon. Siguro ano yung daanan. Pinadeliver yung ano, ito kailangan din linisin ang mga gilid na yan. Alang medyo trabaho. At ang gaganda pala ng kangkong dito. Wow. Oh. Pwede pang mapaganda yan, i-sprayhan ng kaunti. Kung gusto talaga na walang mga butas-butas. Talagang liniinis ni Rizal ah. Grabe bang putek? Pinaliguan ko na yan. Ah, very good. Musta kaya itong ating mga hito? Napakain na kaya ni Rambo? Yung na-busy tayo sa pag-install ng Getmatic. Tinutukan ko siyempre kasi kailangan din natin mapakita. At least nakalimang araw tayo. Kainin lang natin. Ganda na ng tubig. Oh. Green na green. Ito ang magandang kulay ng tubig mga farmer. Ayan oh. Kita nyo yan? Yan ang magandang kulay. Tapos yung ating mga gansa ay nasa na naman yung isa.
ano na yan eh. Ayun. Oh. Pito na yan. Kala ko pa naman ang dali. Ang galing nito. Sarap mag-ika. Kaya mong patamaan yung gusto mong patamaan. Hanggat abot. Wawa naman ito. Hoy. Hanap buhay kayo. Wawa naman ito. Oh. Malalaki dito ah. Papakain na naman ako ng kalapati. Yung ating mga baby nakalabas pa rin, oh. Kinukulong na ni Rambo. Ah, dito ang daan. Nilagyan niya ng net doon. I think it's cool lang. Diyan pa natin ang isa. Kitang-kita na ang balbas. Konting kembot na lang yan. Ayos. Relaxing. Relaxing. Medyo kulay blue. Ayan, oh. Kaunting ulap dito, mga farmer. Ayan. Totos kaya ako. Parang gusto kong pakawalan ulit sa dam. Bilis lang naman nilang inaanin. Para ma-feel, gusto kong ma-familiarize nila yung ano, yung paikot ba ng bundok. Kasi sa malayo ang magiging marker naman nila is yung bundok, eh. 'Di ba? So ang kailangan lang nilang i-familiarize ngayon yung sides ng bundok kung nasaan talaga yung loft, 'di ba? Parang ganoon. Pag na-familiarize na nila 'yan, kaya na nilang umuwi nang mabilis. Kahapon inulan sila. Pero nagpasukan naman kaagad. Oh, may nakaano si Rambo, ah. Angas. Oh. Ah, hindi tayo nagparonda ngayon. Pero pinag-iisipan ko kung maganda ang panahon mamayang hapon, ipapakawal lang ko sila sa dam. Ayan, ah. May one eye cold yung dalawa. Na bayo pigeon na imbrick. Ayan, tsaka ito. Oh. Ayan po. Pinainom ko na. Master True Pills. Ayan. Tapos meron pa yung kaibigan natin dyan. Pang 7-in-1. Parang nag-aalangan ako ipainom dahil malaki masyado. Ayan. Si Rambo ikot ng ikot. Pahinga na muna. At pagka bakbakan, bakbakan talaga. Ay, wala pa lang pagkain yung mga baboy. Bo, pagkain pala ng baboy. Kaano siya na lang bibili. Op. Alabas ka na naman. Tinulahin kita, loko ka. So, ayan ang panahon, mga farmer, mahangin. Maulap pero hindi umuulan. Okay naman. Papakawala ulit tayo ng ibon. Sana mamaya ay hindi naman maulan. Kahit pa paano mailarga ulit natin.
San Mateo kaya. Pwede na siguro. Uy, ano yun? Ayun o, nung inulan o, nagbunga uli siya. Huwag lang sobra. Napaka-importante ng tubig sa papaya. Huwag lang talaga pong babad yung kanyang ugat at nabubulok naman. Ba, nakuhang napalaban naman ata si Kongkong sa kabila ah. Tinawag yata ni Junjun. Yan, balikan natin. Sana makapagtos tayo at try kong bumili ng seedlings. Yan. Yan na. Kahit umuulan. Yan, nagpakain na tayo ng mga alaga. Itong ating yung cartouche pala. Ayun o. Pinarisan ko na kasi meron ako ditong flyer na hen. Na actually nabili ko siya ano na eh. Medyo may gulang na din ng konti. Wala akong maipares ngayon, pinaris ko na sa kanya, hinahabol niya na maliit siya ng konti kasi yung kapares talaga nitong tunay hindi pa po dumarating sa akin, may inakay pa daw na sinusubuan kaya yun, ipapadeliver na lang after. Ayan. Sana ay makaano agad. Itong dalawa ay mukhang hindi pa nagpapares. Ayan, oo talagang ano itong anong ito. Ah, rapist itong si George ha. Kaya pala malungkot. Bigyan kita ng chicks ka ako. Ayan oh. Habol ng habol. Sige. Bigla ko naisip. Babae kaya yung isa doon. Subukan ko din bukas. Mas maganda yata yun. Kaya lang ako ay magsusundo mga ka-farmers. Subukan natin na bumili ng mga papaya at ibang mga ano magandang magtanim ngayon dahil umuulan. So ayun, pagkasundo kay Chichi, bili ko na lang ng Sunday para medyo hindi mainip sa sasakyan. Diretso kami doon sa bilihan ng halaman. Ito gagawin natin Kong. Dumating na yung ano ito. Sino ba ito? Ibago na naman ata tayong bisita. Meron na akong dumating na papaya pero maliit pa, sisingit natin dyan pero didikit na natin doon, pero intayin mo ako magtanim no? Ano ko sa'yo kung saan natin lalagay. Tapos dito Kong, gagawa tayo ng total, maluwag ka naman eh, at least yan na lang muna ang gawin mo no? Bagong cast ni Kongkong ito. At least ito makip namin na malinis, kung may time. Bakit hindi, di ba? Kaya lang medyo busy din po ako. Ito, mapapatag muna natin. Oo, tapos itong kasunod nito, may binili akong 10 palaya na mahaba na 10 piso isa noon. Tubo na. 10 piso isa. Mabungahan lang tayo ng isa. Di ba, uwi na tayo. Dito naman 'yon. Di ba? Hindi mo na pagdikit-dikitin siguro. Ayan, dito. Oo, tapos may siling panigang kamatis. Tapos okra. Dito. Ako naman magsasabi sa'yo kung saan mo itatanim. Tapos yung dito sa malapit siguro, hindi natin tataniman ito, yung kalahati na yan, mustasa naman ito pagka na ano natin. Yan. Patagi na lang muna. Kalito magambol ng maigi kasi tutubo na naman yan yung mga ano. Kailangan ma-maintain natin yung damo. Kalaban natin dyan, damo eh. Tsaka yung kangkong, titira na naman yung kangkong. Kaya nga. Atindi din yung kangkong ano? Paano nagkaroon ng kangkong dyan eh? Ha? Galing sa baba lang yun. Diba? Gumapang? Gumapang. Kasi ang... Yung mga inagis, yung binako nung... Oo. Nandito yung lupa. At gumapang naman. Pero lupa lang yun, di ba? Siguro yung mga ugat-ugat ano? Talaga nga naman. Pag ayaw mong itanim, tumutubo, pero pag tinatanim. O doon ko yung inagis nila. Tumubo na tumubo. Kaya nga. Ayan po yung ating plano. Yung kararating ko lang.
Hindi na ako nakapag-vlog doon. Mabilisan si Chichi eh. Nagmamadali. Ito na yung aligbati. Yan. Para pag ano, may gulay ka din dito. Pag uuwi ka, kuya, kukuha ko ng ano. Di ba? May gulay ka din. Anong gusto mo? Doon ka magtanim o dito na lang? Doon sa, hindi, doon sa farm mo. Dito na lang. May bayad pa ka mo. Yeah, dito na lang tayo magtatanim. So at least po, mapakinabangan itong lung to. Yun naman, ang bala ko doon, kalabasa na lang po. Para at least may kalabasa din sa ano. Actually, yan nga, kagaya niyan po yung papaya. Natupad naman yung aking kahit papano. Eh, marami din po ang mga nakakuha ng papaya, nakahingi ng papaya, no? Na pagka bumibisita, bukod sa kamag-anak, mga viewer din po na pumupunta dito, pick up ng lechon, ayun, yung talong nakakakuha, nakakapagbigay na rin ulit tayo. So, yan ang gusto ko, sana maaan tayo, makapagpitas. Kasi yan, hindi naman namin makukonsumo. Tingnan nyo naman po yung papaya, naglalaglagan na. So, pagka, ano, pang-atsara na lang. Kasi nga, ngayon, medyo na tenga yung hinugin. Pero, ayun, nagpatanim po ulit ako ng 20. Titingnan ko kung kulang pa, dadagdag ulit tayo para sa susunod na ano naman, cycle. Kasi sana itong malalaki makasurvive. Pero dahil nga sa El Nino, gaya ngayon, ano na ba, September? September na. Medyo nakakausad na. Nakalusot po sila. Kasi nga, ang maganda, nasa taron siya, mga farmer. Medyo bumababa yung tubig. Hindi stagnan yung tubig na mabababad, mamamatay. So, ayun po. Si Billy pala na ando, namimingwit ng hito. Sabi ko nga, magdala ng tilapia. Yung panganay pong kapatid ni Bebe. Sabi ko, yung hito, gusto mo mamingwit ka na din, pwede na. Nasa almost 5 na rin ang isang kilo. So, ayan po mga ka-farmer. Medyo maikli lang ating video. Hindi lang ako nakapag-video. Walang aksyonan. Magbubuho sana dito. Kaya lang, kulang ang ating boys. Bukod sa kulang, si Rizal nag-half day dahil may emergency din. Si Nel-Nel, may patay po sila. Yung lola niya. Si Dexter, di pumasok. So, hindi tayo makakapag-ano. Ang importante, yung tubig, okay na. Ayan mga ka-farmer. Panuorin nyo kung paano kinabit. Ayan, successful, wala naman pong, hindi na tumigil, hindi nahirapan yung makina na nakakakuha ng hangin, magpupondo, hindi, tuloy-tuloy po ang tubig. So, ginamit yung 1 horsepower, umubra, namamatay naman po agad, pero kung mas gusto pang mas mabilis, ay pwede naman pong 1.5 horsepower or even 2. Ay pwedeng ilagay doon, shallow pump lang ang gagamitin natin. Kayang-kaya mga ka-farmer. So ayun, ako naman po ay natutuwa. Ngayon ang susunod kong plano diyan is makabitan ng filter. Ayan, kasi yung TDS ay medyo mataas pa. Pero sabi naman ni tropa, bababa pa daw po 'yan dahil yun nga medyo dumadaan pa sa mga bakal at medyo may langis-langis pa 'yan. So tingnan natin. Malay natin, mapababa natin sa 200. Hindi pwedeng nang inumin yan. Plus yung filter na ilalagay natin. So, ayun po. Sa rainy day today, mga ka-farmer, umulan na naman. Ayan, at ako'y busy. Hatid sundo ako ng estudyante dahil umuulan. Ang hirap kasi pagsasakyan po ang gamit. Doon sa school ni Bebe, pagka sa bayan labasan, ang hirap i-park. Ang hirap makipag-unaan sa parking doon. So yun, sa may simbahan pa kami nakapag-park kanina. Buti nga nabola ko to. Sabi ko, bili muna tayo ng halaman, no? Bakit pinapabili ka ni mama? Sabi niya. Sabi ko, hindi. Bibili tayo, tatanim tayo ng ng gulay. Tapos, gusto mo ako ng ice cream? Umiiling. Parang malungkot. Dinadaldal ko na lang habang pupunta kami doon sa ano. Sabi ko, 7-Eleven gusto mo? Hindi, sabi niya, paminsan-minsan lang naman. Ayaw niya. So, ayun po. Mabait na bata. Kahit sa Toy Kingdom, hindi mo siya, kailangan pang pilitin para lang ng laruan. Ayaw naman umalis. So, ayun po. Hindi kagaya ni Rowan, pag nakakita na ng sasakyan, naku po, gusto gamitin ang damit, ilalagay sa damit at kukunin lahat. So, ayan mga ka-farmer, tapos na tayo. Ating kalapati ay
okay naman. Ako naman ay sabi ko nga kay Bebe, isa sa mga naging tulong din kasi nakaka-stress din po talaga sa totoo lang. Siyempre yung sabi ko nga yung pagpapatrabaho natin, gusto mong itigil kaya lang may mga gusto pong magtrabaho din kaya kahit papaano medyo nakaka-stress din na may pampasweldo pa ba, di ba? Siyempre pag nagpatrabaho kami, materyales. So, medyo nakakaano pero awa ng Diyos na iraraos naman po, no. Kahit papaano, kaya dinidiskarte ko kung pakunti-kunti lang ang pasweldo, ang mabigat yung materyales talaga. Mahihirapan akong paikutin yung pera. So, ayun. Buti nga itong kalapate ay kahit papaano nakakawala ng stress po, syempre. And of course, syempre, ang number one ay yung pananalig natin sa taas. Hindi po mawawala yon, syempre. So, ayun po. Kapit lang tayo. Ayan na, hanggang dito na lang mga ka-farmer. Maraming pong salamat at magandang buhay.